Pigil pa ang laro ng Gilas Pilipinas sa kanilang unang assignment pero tinambakan agad nila ang national team ng Malaysia. Ngunit ang pagsasayay nakambalan din ng malungkot na balita. Nalagasan tayo ng isang sharpshooter dahil sa injury. Sa unang game pa lamang ng Gilas Pilipinas sa 32nd SEA Games ay nagparamdam agad ang ating national team. Tinambakan ng Gilas ang team ng Malaysia 94-49. Malinaw ang mensaheng nais iparating ng Philippine national team. Seryoso sila sa kanilang misyon na muling makuha ang gintong medalya na aksidenteng nakuhulag po sa hawak ng Pilipinas at naagaw ng bansang Indonesia noong nakaraang SEA Games. Ipinaramdam agad ni Brandon Ganuelas Roser ang kanyang husay, pinangunahan niya ang opensa sa kanilang unang assignment. Nagkamada siya ng 13 points, samantalang ang college varsity standouts from Lasal na si Michael Phillips ay isang revelasyon. Mayroon siyang 9 points at 14 boards, kasama ang 5 steals and 2 blocks. Dahil sa balancing scoring ng Gilas players ay hindi kinailangan ni Justin Brownlee na balikatin ang team at nag-ambag lamang siya ng 11 points. Lahat ng player na ginamit ni Gilas coach Chot Reyes ay umiscore. Pwera na lang kay team captain ball Chris Ross na tiyak na sinabihan ng coaching staff na huwag munang ipakita ang husay sa opensa. Kabilang sa mga nanood ng unang laro ng Gilas ay mga scout ng ibang team na makakalaban ng ating national team. Sunod na makakabakbakan ng Gilas Pilipinas ay ang Cambodia na napaulat na magpaparada ng 6 na naturalized player. Isang araw lang ang magiging pahinga ng Gilas bago harapin ang team ng host country. Maglalaro rin sa kanilang 5-on-5 team ang 3 Amerikanong ginamit nila kontra sa Gilas 3x3. Nakita na ng marami ang kakayahan ng 3 kanon na nanalo ng gold medal para sa Cambodia. Sina Darin Dorsey, Brandon Peterson at si Sayid Frigid. Bukod sa mga online video ng mga laro ni Justin Brownlee, naroon din ang mga scout upang makita ng personal ang galaw ng Gilas naturalized player. Pero gaya ng ating nakita, pigil o sadyang pinigil ang laro ni JB32. Hindi hangal ang Gilas coaching staff. Itatago muna nila ang kanilang mga alas sa ganito kaagang stage ng basketball tournament. Sa Huwebes, May 11, makakaharap nga ng Gilas ang United States of Cambodia. Cambodia pala. At gaya ng ginawa nila sa 3x gold medal match laban sa Gilas, hindi ulit sila gumamit ng kanilang local players. Matindi ang takot nila sa ating national team kaya posibleng puro Amerikano ulit ang ipantapat nila sa Gilas Pilipinas. Malaking panalo agad ang iminarka ng ating national team sa kanilang unang laro. Ngunit may malungkot ding nangyari. Nadali agad ng calf injury ang isa nating mahusay na shooter na si Calvin Optana dahil sa madulas na flooring ng basketball court. Ang biruan nga dito sa SEA Games, tinipid daw kasi ang pagpapagawa sa mga sports event venue para may maipambayad sa sangkaterbang naturalized player ang Cambodia. Anyway, ipagpray nating minor lang ang injury ng TNT star upang makabalik pa siya kahit sa later part na lang ng tournament. Habang ginagawa ang videong ito'y isa na namang panggugulang ang gustong gawin ng Cambodia sa ating national team. Ineschedule nila ang Gilas na mag-practice sa isang outdoor court 10:30 ng umaga, isang araw bago ang inaabang ang pakikipagharap ng Gilas sa team ng Cambodia na di umano'y may 6 na naturalized player. Tinanggihan ng Gilas ang ibinibigay na practice venue at sa halip ay naghanap sila ng ibang lugar. Medyo malayo nga lang daw at simento din ang floor, pero at least indoor naman. Ang dami na ngang naturalized player, hindi pa man naglalaro ay gusto na agad manggulang ng team ng Cambodia. Talagang gustong gawin ang lahat upang maisahan ang Gilas Pilipinas. Wala bang kahihiyan ang mga taong ito? Nagtatanong lang po. At yan lang muna ang ating halo-halo updates. Hanggang sa muli! Bago po tayo tuluyang magpaalam ay i-shoutout muna natin
pasalamatan muna natin itong ating mga suking viewers na sina Junior Andaya, Donald Borlagatan and Rosalinda Balbuena, Esen Arsenas, ingat ka dyan sa Mindoro, Joel Atienza and Guillermo Sarit, Joselito Braga and Raymond Iglesia, Regan Sumampung, Antonio Espiel, Bartolome Bugtong, I am Lorena Blag, Lodi Eman, Love Matthew, Daniel Buon, at si Bira Blonde. Sa mga hindi ko po na shout out, paumanhin po, pero gusto ko po kayong pasalamatan sa lumalago ninyong suporta. Kayo ang buhay naming mga vlogger. Salamat po.